Magdiwang na tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, pinagdiriwang po natin ngayon ang kapiyestahan ni San Lorenzo, isang diakono at martir. Aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. No.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa alab ng iyong pag-ibig na kaloob, si San Lorenzo ay natanyag sa paglilingkod at pagkamartir na tampok. Gawin mong mahalin namin ang kanyang minamahal at maganap namin sa pagtubad ng tungkulin ng kanyang ipinangaral. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti. At ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya. Maluwag sa loob at di napipilitan lamang. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pagsaganain kayong lahat sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Gaya nga ng sinasabi sa kasulatan, siya'y namumudmod sa mga dukha, walang hanggan ang kaniyang kabutihan. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing ihahasik at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Mapalad ang taong may takot sa Diyos. Siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kaniyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Ang mapagpautang nagiging mapalad kung sa hanap buhay siya'y laging tapat. Hindi mabibigo ang taong matuwid, di malilimutan kahit isang saglit. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Anumang balita'y hindi siya takot, matatag ang puso't may tiwala sa Diyos. Wala siyang takot, hindi nangangamba. Alam na babagsak ang kaaway niya. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Mabait na lubha, lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di magwawakas. Buong karangalan, siyang itataas. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tandaan ninyo,
Malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin. At saan man ako naroon, ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo na ang lahat. Mga kapatid, pagdinilayan po natin sa misang ito ang tungkol sa pagbibigay, giving. Napakaganda ng ating unang pagbasa hango sa pangalawang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. God loves a cheerful giver. Ulitin ko po. God loves a cheerful giver. At pinalalahan sa atin ni San Pablo na kung tayo'y naghahasik ng kaunti, kaunti din ang ating aanihin. Kung marami ang ating hinihasik, marami din ang ating aanihin. Ano po ba ang problema sa pagbibigay? Maraming mga dahilan kung bakit mahirap ang magbigay. Para sa karamihan sa atin, magsasabi na, Father, mahirap na nga ako, tapos magbibigay pa. Bakit hindi na lang yung mayayaman ang magbigay? Bakit ako pa? Nangangailangan din ako. Di po ba natatakot din tayo na mawalan? Kasi yung nasa atin, pag binigay natin, mawawala sa atin. Di ba natatakot din tayong maubusan? Kasi yung ibibigay natin ay mauubos ng iba. Di ba natatakot din tayo na pagsamantalahan? Sinasabi nga natin na gusto nating ibigay ang ating daliri, hinihingi naman ng iba ang ating kamay. Ibig sabihin, mas pa ang hinihingi ng iba sa kaya nating ibigay. At di po ba sinasabing din natin sa ating mga sarili na akin to, pinaghihirapan ko ito, dapat i-enjoy ko ito. Di po ba? Pero dito sa ating unang pagbasa ay pinalaala sa atin ng ating ni San Pablo na ang lahat ng bagay na nandito sa atin ay kaloob ng Diyos. Kung ang Diyos ay nagagalak na magbigay sa atin, ano kaya hindi ba dapat na magalak din tayong nagbibigay sa iba? God loves a cheerful giver. Kaya napakaganda po na ikabit natin ang unang pagbasa sa ating ebanghelyo ngayon na ang sabi ng Panginoong Yesus ay kung hindi mahulog sa lupa ang butil at mamatay ay mananatili lang siyang isang butil. Subalit kung mahulog sa lupa siya'y mabubuhay at mamumunga at dadami siya para sa iba. Iyan po tayo na kahit na masakit, may nawawalan, may nagiging kulang sa atin dahil tayo'y nagbibigay, hindi tayo nag-iisip lang
ng mawawala o maubusan, kundi ang kaligayahan na nanggagaling sa pagbibigay natin sa iba. It is not about the pain of the sacrifice, but the joy of sharing. Maganda itong ipinakita ng ating santo ngayon, si San Lorenzo Martir at Diakono. Hindi po ito si San Lorenzo ng Manila. Si San Lorenzo ay nabuhay noong 258 AD, noong pangatlong siglo. Isa siyang Diakono at isa siyang sekretaryo ng isang Santo Papa. Yung treasurer nung panahon na yon ay nais na kunin sa kanya kasi meron siyang lista ng mga kayamanan ng simbahan, ng ibig sabihin ng Vatican. At sinabi sa kanya na sa loob ng 3 araw, kinakailangang ibigay niya doon sa treasurer na yon ang lahat ng kayamanan ng simbahan. Sa 3 araw, tinipon ni San Lorenzo ang mga bulag, ang mga pilay, ang mga mahihirap, at ang sabi niya, eto, sila ang kayamanan ng ating simbahan. At dahil doon ay ginawa siyang martir. Alam niyo ba kung anong ginawa sa kanya? Binarbikyo siya. Binarbikyo, nilechon. At habang siya ay nilechon sa apoy, sabi nga sa mga istorya ay nagpapatawa pa siya. At ang sabi niya, pwede bang ikutin niyo ako? Kasi luto na yung dito ko, dito sa kabila, hilaw pa. Ibig sabihin nun ay, kahit na siya ay nililechon na, ay nandoon pa rin sa kanya ang kaligayahan sa pagbibigay. Mga kapatid, itong pagninilay po natin sa tungkol sa pagbibigay or sharing ay hindi po mamaya na ay siguro ang sinasabi sa akin ng Panginoon, dagdagan ko yung mamaya sa ibibigay ko sa kolekta. Hindi po yan. Mas pa dyan ang iniingi sa atin. Meron tayong 3 T. Time, talent, at treasure. Time, yung pagbibigay natin ng ating oras sa Panginoon. Ang pagsimba tuwing Linggo, o kahit na hindi Linggo, andito tayo sa dambana ng Poong Nazareno. Talent, yung kakayanan natin. At yung treasure, kayamanan natin, kung anong meron tayo. Yun ang kaya natin, yun ang mga dapat na ibigay natin. Naalala ko, nung kasi si San Lorenzo ay isang diakono at martir. Alam niyo ba na noong i-beatify, yung gawing beato si San Lorenzo de Manila, pumunta dito si JP2, Saint John Paul II, dyan sa Luneta, dyan niya ginawang beato si San Lorenzo, at ang sabi niya ay, to die for the faith is a gift to some. To live the faith is a gift for all. Ulitin ko po, ang mamatay para sa pananampalataya ay para sa iilan lang. Ang tawag natin sa kanila, Red Martyrs. Kasama si Lorenzo Ruiz, kasama si San Lorenzo na pinipintakasin natin ngayon. To live the faith is a gift to all. Ang mabuhay para sa pananampalataya ay regalo para sa lahat. Ang tawag natin dyan, White Martyrs. Sa dalawang martyrdom na yan, lahat tayo ay mga White Martyrs. Sa pang-araw-araw nating pamumuhay, doon natin ibinibigay ang ating mga sarili. Doon tayo namamatay. Sa pag-commute nyo, galing sa trabaho, papunta sa inyong mga bahay, ang pagising ng umaga para habulin lang ang jeep o ang sasakyan para makapasok kayo ng maaga sa trabaho.
ang pagsusunog ng kilay ng ating mga anak para sila makatapos at napakarami pa pong iba. Ito ang tinatawag nating white martyrdom at lahat tayo ay tinatawag dyan. Kaya mga kapatid, sa pagdiriwang natin ng misang ito, hilingin natin sa Panginoon, huwag tayong magsawang magbigay sapagkat kung ang Diyos ay nagsasawa na sa pagbibigay sa atin, saan tayo pupulutin? Di po ba? Kung ang Diyos ay patuloy na nagbibigay sa atin, di po ba nararapat lamang na tayo'y magbigay din sa iba? Mabuhay po kayo. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa ating pagdiriwang ng kapista ng isang dakilang santo, si San Lorenzo Martir, ina ng lahat ng simbahan, makiusap tayo sa ating mapagmahal na Ama na ipagkaloob ang mga kahilingang sama-samang inilalapit natin sa Kanya sa panalangin. Ang ating tugon, loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Ang mga diakono ng simbahan, naway maging masigasig sa pangangaral ng Ebanghelyo, sa salita at halimbawa. Manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Magkaroon nawa ng sapat na katolikong voluntaryong maglilingkod para sa mga mahihirap na pamayanan at bansa. Manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Ang ating mga dukha, naway pahalagahan at pangalagaan natin bilang mga tunay na yaman ng simbahan. Manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Tayo naway magkaroon ng tibay ng loob sa mga panahong nasasaktan ang ating katawan. Manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makapasok sa ipinangakong kahariang walang hanggan. Manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Panalangin po natin ang ating mga pansariling kahilingan. Lahat ng ito, Ama, hinihiling po namin sa inyo sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Mag-aalay na po tayo. Magsiupo muna ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha,
Sa kapistahan ngayon ni San Lorenzo Martir, tanggapin mo ang aming mga alay at ipagkaloob mong pakinabangan namin ang tulong mo para sa kami maligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan ni San Lorenzo ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inaabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa inyo ang tinapay na nag-alis ng nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa inyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, si San Lorenzo Martir, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaloba ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaloban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagsabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, HDN at Marian Group at mandated organizations ng ating simbahan sa darating na August 15, 2023, Martes, dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng Mahal na Birheng Maria at kaalinsabay nito ang kapistahan ng Nuestra Señora de la Buena Hora. Ang maringal ng misa ay sa ganap na 12:15 ng tanghali at 5 ng hapon na susundan ng prosesyon. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling naming mga nakinabang sa kapistahan ni San Lorenzo Martir na makapagdulot nawa kami ng paglilingkod na inaasahan mo at makadama ng karagdagang kagalingang buhat sa inyo sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Salamatan po natin si Father Franklin Villanueva. Father, thank you very much po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, iyuko po ang inyong mga ulo. Ilagay ninyo ang kanang kamay sa bahagi ng inyong katawan na may karamdaman o nangailangan ng paghilom habang ako po ay nagdadasal para sa inyo. Pwede ninyo rin ialay ang dasal na ito sa mga kasambahay na wala po dito para po sa kanila ito. Mapagmahal naming Ama, salamat po sa pagtipon nyo sa amin dito sa Dambana ng Amang Poong Nazareno. Inihiling po namin sa inyo ang presensya ng Banal na Espiritu upang pagalingin kami sa aming mga sakit at karamdaman. Hilumin niya ang mga puso naming napapagal. Lalong-lalo na Panginoon, ang merong mga may nararamdaman sa amin na mga paghihirap at karamdaman, hiniling namin sa inyo na hipuin kami ng Espiritu Santo. At sa tulong at panalangin ng ating mahal na ni Birhen Maria at ni San Lorenzo, pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo po tayo, palaging nagbibigay para kay Kristo at sa tao. Salamat sa Diyos. Diyos. Mabuhay po kayo. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,